Hi guys! Welcome back to my channel. For today's video, pag-uusapan natin ang ilan sa mga hot issues na pinag-uusapan ng ilan sa ating mga kababay ngayong ini-implement nila ang ECQ or ang GCQ. Meron akong code notebook actually. Dito ko nilista lahat ng mga nag-comments. Maraming salamat nga pala sa lahat ng nag-comment sa aking pa-survey na kinandak lang kahapon. Ang issue number one natin is yung social amelioration program. Ano ba itong social amelioration program? So, ang nag-comment po ng SAP is Irene Pascual. Nasa Manila po siya. And also si Ma'am Jovi Sirigon. Shout out po sa inyo. Thank you po sa pagko-comment. Maraming salamat po sa inyong pagko-comment. Ma'am, okay. So, ano pong masasabi ko tungkol dito sa SAP? Malaking tulong ito sa mga families or sa mga beneficiaries ng program na ito. However, meron lang hindi magandang comment about this. Meron daw kasi yung mga recipient or beneficiaries ng SAP na huli yata sila na nagsusugal at pinangiinom ng alin. Maswerte nga kayo at merong ayuda ang gobyerno. Diba? Nakakaloka talaga. Oh, bakit hindi nyo yun gamitin sa tama? Nakakainis talaga. Pagkahulog na ng langit, nandyan na o kakainin mo na lang. Pero anong ginawa ninyo? Pinansugal ninyo. Pinabili nyo ng sigarilyo, pinabili ng alak, pinabili ng pangbisyo. Kawawa yung mga empleyado ng gobyerno na ginagawa nila yung kanilang best para magawa ng tama ang kanilang trabaho. Pero kung pagdating naman dun sa pagbibigay na ng ayuda or pagbibigay na ng tulong dun sa mga beneficiaries at hindi naman nila ginamit ng tama, kaloka. Nakakalokat kati. Yung sisihan, sinisisi ang DSWD, sinisisi mga barangay officials, so may bias daw sa distribution, may bias daw doon sa pag-consider ng mga beneficiaries. Tumatabingi ang aking pilik mata sa inyo. Issue number 2. Ano ba yung issue number 2 natin? Ang issue number 2 naman natin ay ang mga frontliners. Ang nag-comment dito is si Ma'am VC. Sabi niya kasi mga frontliners na lang. B na lang kasi bakit daw ang hot ko, sabi niya. Maraming salamat sa support mo, sis. Kasi alam ko naman nandyan ka lagi to support me all the way. Ano naman yung comment ko sa ating mga frontliners? Well, hats off ako sa kanila, saludo ako sa ating mga frontliners. However, ulit, meron akong comment. Okay. Meron tayong tinatawag na social distancing. And dapat i-maintain natin yun or i-observe natin yung social distancing. My God, naloka ako. Ilan sa mga frontliners na nakita ko, di ba, pag social distancing, dapat medyo at least 1 meter apart. May mga frontliners na kapag pumupunta o lumalabas, nakasakay sa motor, magkakaangkas sila. Ang worst, yung isang motor, tatlo pa nga sila. 2 hanggang 3 ang laman ng isang motor. Nasaan ang social distancing? Diba? Nakakaloka. Oo, tapos manguhuli kayo ng mga nag-aangkas? Manguhuli kayo na may kaangkas sa motor? Eh, kumusta naman kayo? Hello? Magkaka-wrinkles ako sa inyo? Nakakaloka kayo? Diba? Comment sa mga frontliners. May mga frontliners naman na sila yung mga end users. Anong ibig sabihin ng end user? Sila naman itong may mga access sa mga bawal. Sila yung nakakabili ng alak. Nakakaloka! Oh God, Cassie! Pero saludo talaga ako sa mga ibang frontliners or karamihan ng mga frontliners. Meron lang talagang iba na pangapasaway. I think kailangan talaga nilang din na i-brief kung ano ba yung dapat nilang gawin para naman maenganyo yung ibang tao or yung mga mamamayan para sumunod sa inyong mga pinapatupad na batas. Yun lang yun. Diba? Third issue natin ay ang bill ng kuryente at saka ng tud naman po talaga na mataas ang ating na-consume or ang ating babayaran ng ating bill. Kasi hindi nga, syempre, nasa bahay lang naman tayo at na ng pagkagastusan ng kuryente ay nagagawa natin. Unlike dati, na at least kahit papaano, during office hours, yung ilan sa atin nasa office, nasa kanilang mga trabaho, nasa labas ng bahay, yung mga estudyante nasa school. Pero dahil sa ngayon nga, at nasa loob lang tayo ng bahay, stay at home nga, ika nga. So, anong gagawin mo doon? Magpapaypay?
Ganun talaga. Ganun talaga ang gastos. Diba? Siyempre, kung ano yung sinaksak mo, yun din naman ang lalabas or yun din naman ang lalabas sa bill mo eh. Maliban na lang siguro kung totoo yung sinasabi ng ilan, pagka nagba-brown out daw, ang sabi nila, pinapatalon daw nila yung metro ng Cavite or metro natin. Ibig sabihin, nangunguha daw ng bill or yun daw yung isang cost kung bakit lumalaki ang bill natin sa kuryente. Ewan ko. So, ang nag-comment dyan is si Ma'am Clarissa Danug and si Ma'am Exceline Kakalwan. Friend, ikaw pa ba? Ang yaman-yaman mo wag ka nga. Ang yaman-yaman mo. Nagre-reklamo ka. Kung gusto mo magreklamo, friend, patanggal mo na yung ipatanggal mo na yung internet connection mo kasi. Para mabawasan nung yaman mo. Masyado ka nung yaman. Sorry. Peace. Sorry, friend. Peace. So, ang fourth issue natin ay ang online selling. Ano naman ang masasabi ko about online selling? Well, thankful tayo dahil meron tayong mga online sellers wherein dinideliver na nila right there in front of your doors. Maraming salamat. Kasi alam ko ginagawa nila yan para at least kahit papaano, meron pa rin silang income ngayong lockdown. Pero meron lang na naman akong comment. O, pasensya na sa inyo ha. Pasensya na sa aking mga kaibigan na mga online sellers. Peace! Okay. So, sa ating mga online sellers, ito lang masasabi ko. Huwag naman sanang sobrang taas ng presyo. Okay? Hindi lahat ng mga kliyente natin hindi aware sa totoong presyo ng isang product. Andyan si Google. Andyan si Shopee. Andyan si Lazada. Makikita doon kung magkano ba talaga yung price. Okay, huwag naman sobrang taas. Naiintindihan naman namin yung negosyo ninyo. Pero huwag naman sobra. Okay, huwag sobra. Peace ulit! Issue number 5. Ano yung issue number 5 natin? Ito yung may pinakamaraming nag-comment. Napakaraming nag-comment dito. Pero bago po tayo mag-proceed sa 5th, gusto ko lamang po munang basahin yung mga side comments. Okay? Yung mga side comments ng ating mga friends. Unahin na natin si Marxis. Si Special Hair Treatment. Alam mo, Marxis, alam ko yung ibig mong sabihin. Special treatment minsan ng mga frontliners. Oo. Pinipili lang nila minsan yung mga hinuhuli nila. May mga nag-violate kasi na dinadaan sa pakiusap. Yung kawawa yung mga yung mga nag-violate or yung mga nahuhuli na walang backer. Kasi ang parang feeling ko kasi ang nangyayari, backer is the name of the game. So kung wala ka ng kakilala, kulong, huli ka. Pero kung may kakilala ka, okay lang, go lang ng go. Kahit pa ma-curfew ka, kahit pa mahulihan ka ng alak, kahit pa lasing ka. Bongga, di ba? Bongga. Nakabong, bongga. Okay, another issue. Kay Nico Angelo Daliwag, letter T. Ano yung letter T? Feeling ko alam ko rin yung letter T. Travel pass ba yan? Ay, si Ma'am Nori T. Samoy. Hello, ma'am. Sabi niya, pwede lahat, friend. O, sige. Nilalahat ko na talaga. Another issue is from Dennis Suva. Sabi niya, issue on the curtailment of liberty of movement, travel, and livelihood, my friend, please. Oo nga. Alam mo, nung pumutok itong balitang ito, itong magkakaroon ng total lockdown, itong total lockdown talaga, alam mo kung sino talaga yung sobrang kinaawaan ko, yung mga wage earners or yung mga kumikita through blue-collar jobs. Ang hirap ng sitwasyon nila kasi nga, no work, no pay sila. Pag hindi sila nag-work, wala silang sweldo, wala silang sasahurin. So, kawawa naman yung mga families nila or kawawa naman yung mga sinusuportahan nila. Diba? So, lalo na ngayon na ilang araw na wala silang trabaho, kasi nga, yun yung sinasaad or yun yung protocols ng ating batas, siguro mas maganda sundin na lang natin.
Tiis-tiis, kasi lahat naman tayo nagtitiis. Thank you so much, Sir Dennis. Actually, si Sir Dennis, hi there. Lahat ng mga taga-Amulong, hello. Let's proceed to issue number 5. Ano ba yung issue number 5 natin? Hala, ang daming comments dito. Ang daming comments dito. Basahin ko muna yung mga nag-comment. Okay. So, mga nag-comment si Ma'am Nelia Danug, hello ikit. Si Christel, ate, hello. Jelina Advento, si Janty po ito sa Baryungan National High School. Hello po sa lahat ng mga taga-Baryungan. Si Sir Ace Corrales, Sir Gary, hello. Nasaan ka ngayon? Nasa Baguio ka ba o nandito ka ngayon sa Fire? Si Chris, nasa Santa Felicitas, member po siya ng Saga. Si Zaya Pilio, si Sharon, hello Sharon. Asan yung order ko? Peace ha, peace. And then si Bridget Adriano, hello. Sir Ed Munadrada, hello. Si Sir si Shara Luces Reyes, hello. Hi. Grace Lucero, hello. Jay Adatu, hello. Okay. So ano yung mga minention nila na issue? So ang issue number 1 natin at saka most commented issue is yung alak. Ano bang meron dyan sa alak na yan? Ang pinaka-concern ko lang talaga sa alak is yung presyo niya. Grabe. Naloka ako sa presyo niya. I-check nyo po ang SRP o yung suggested retail price ng alak. Especially ang gin. Kasi sa totoo lang, ang gin ang pinaka best seller na alak sa ngayon. Okay. Ayoko nang i-elaborate kung bakit. Kasi alam nyo naman na kung bakit. I'm sure alam nyo na kung bakit. Pero sobra naman po. Grabe po yung ano. Sobra po yung ilan sa mga kababayan na grabe po yung ginagawa ng ilang mga negosyante na sinasamantala nila yung situation tuon sa pagbenta nila ng gin. Grabe, sobrang mahal. Imagine, ang alam ko, ang SRP ng gin is 48 or less than at least 50 pesos. Pero subukan yung bumili, meron pa nga nagbebenta ng 150, ng 200, ng 250, gin lang. O diba? Dapat i-check din ito ng government, especially ang DTI. Kailangan, dapat ding i-regulate yung pricing ng ating mga bilihin, especially yung alak. Kasi yung mga ibang bilihin, wala nang problema. Ang problema lang talaga yung alak, sobrang mahal. Dapat ginagawa nito ng action ng mga implementing agencies ng liqour ban. Ang mahirap kasi, may mga may mga nagsasabi kasi na yung mga implementers kasi natin, yung mga nanguhuli, sila din daw kasi naman ang bumibili ng gin sa mga tindahan. Ito mga tindahan naman, binibigyan sila. Pero yung mga ordinary na mga mamamayan na, hindi na binibigyan. O diba? Nakakaloka. Here lang yung ano, yung implementation nila. Hindi yung, porket official ka, may sinasabi ka sa lipunan, eh, pagbibigyan ka. Pero kapag, kumusta naman pagka hindi ka official? O diba? Nga. Nako, nakakaloka. Basta naluloka talaga. Nakakaloka, 'di ba? Hindi yung alak ang nakakalasing, yung presyo mismo ang nakakalasing. Issue raised by Sir Candy, Sir Fafa Camps. Strict implementation ng stay at home 20 years old pababa. Dapat lahat talaga. Okay? Hindi yung pagbabawalan yung nakikita lang or pagbabawalan yung iba pero yung iba hayaan mo na, never mind. There should really be strict implementation. Fair lang dapat. This is my best guiding principle every time na meron akong na-encounter or may mga new laws tayong sinusunod. Ask not what your country can do to you, but ask yourself what you can do for your country. Sa mga hindi pa po nagsusubscribe, please subscribe, like, and share, and hit the bell notification so that you will be updated with more of my videos. Thank you so much for watching. Bye!